Tingnan nga natin, sampulan natin to each. Okay. Ah, teka. Meron na? Oh, sige nga. Ito yung ano ko, audio ko eh. Hello? Hello? Oh, kinabahan na. Ayan. Ayan! Hi! Hello po, Mayop. Ay, oh, taga saan kayo? Vicente Cruz, Espanya po. Okay. Campano. Oh, baka kahapon dyan. Oo, oh, lakas ng ulan eh. Okay naman kayo dyan? Okay naman po, Mayor. Oh, ano ba ang may paglilingkod ko sa'yo? Meron ka bang katanungan na baka bumabagabag sa inyo? Oh. Meron po, Mayor. Kasi po, ang service po na ginagamit ko pagpasok yung bike. Tatanong ko lang po kung meron po bang ipapatay na bike lane. Okay. And ruta nito? Ruta ng bike lane? Oh. Okay. Opo. Anong pangalan mo ulit? Sorry, hindi ko nakuha pangalan mo. Marian Owen po. Oh, Marian. Oh, si Marian, una Marian, napaka noble, no? No, magtayo ng bike lane. Especially nowadays, wala pa tayong additional mode of public transport. Hindi pa napapayagan ng jeep, pero some buses are being allowed. Pero nung binigay na ang desisyon sa amin kung patungkol sa tricycle, sidecar at pedicab, o kaya ako nagdesisyon na buksan lahat, yung bigyan ng pagkakataon yung tricycle, pedicab at sidecar. Now, ay, nawala siya. Ngayon, yung bike lane, medyo nagdadalawang isip ako. Oh, alam nyo bakit? Hindi dahil sa hindi natin inuunawa yung hirap ng tao na walang masakyan ngayon, kundi iniligtas ko lang kayo sa panganib. Kasi yung dinidesign na bike lane, ibinababa sa kalsada. Which I half-hearted ako sa totoo. Kasi ang tanong ko sa inyo, ikaw marunong magbike. Ang problema, marunong bang magrespeto yung driver ng apat na gulong na sasakyan o nakamotor sa bike lane na mayroong nagbabike na papasok lamang sa trabaho o kung naman yung gagawin niya. So baka mamaya makikita natin, nanlulumo tayo dito, may nangamatay na ating mga kababayan. Bakit? Nasa gasaan, natabig. Kaya ako, ang pinapayo ko talaga, kaya kiniklear ko lahat ng bangketa as much as possible. As much as possible, lalo na yung major thoroughfare. Para yun muna ang pansamantalang magamit na bike lane. Kasi hindi siya nakalibel sa kalsada. Dahil maaaring magandang intensyon. Walang masama, ang ganda ng intensyon. Kopya-kopya. O tama naman yan, impact sa Netherlands. Gusto-gusto kong kopyahin yan eh. Pero ayaw ko yan desisyonan ng mabilis. Opo. Dahil mahal ko po kayo. At lahat ng pagsisisi ay nasa huli. O, dahil yung disenyo na ginagawang bike lane, tumatabas ng espasyo sa kalsada na siya namang ginagamit ng regular na bihikulo. Oh, magaling mag-drive ng bisikleta yung utaw. Ang tanong ko, irerespeto ba ng bihikulo yung tao? Yun ako doon. Yun ang ayokong pagsisihan pag may na-disgrasya. Kaya ako, ang payo ko muna sa inyo mga kababayan, hanggat maaari, mag-iingat muna kayo. Gamitin nyo muna yung bangketa. Although minsan, siyempre may mga balabalakid, huwag nyo nang ipagdamot sa sarili ninyo yung kayo na babalakid ng kaunti. Kasi mas safe doon. Dahil ngayon, ang harurot ng mga sakyan. Kung yung mga sakyan, motor sa kasakyan, nagkakabanggaan. Ang dami nang namatay. Yung bike lane pa. So, yun. I hope na sagot ko. Hopefully, makaisip ng pamamaraan ang ating MTPB soon on how to define proper bike lane. Okay, next. Si Jerome ba to? Oh.
Si Lala. Kamusta na to? Ano yung pangalan ng first caller natin? Marian. Makapagpasalamat man lang tayo. Salamat sa iyo ha, diyan sa taga Vicente Cruz sa may Sampaloc. Marian. Oh, next, meron pa ba tayong caller? Ito, Rosel Yalong. Rausel or Rosel? Rosel Yalong. Hello? Sa mga manonood, ano, welcome to Itanong Mo Kay Yorme. Kausap natin ang taong bayan ng Maynila. Hello? Good afternoon, Yorme. Wala siyang video. Paano mo nga yung video? Ayan, okay lang yan. Para hindi sila... Hindi, okay lang. Kaya po ba, pero nga. Nawala yung video mo. Yan. Yan, parang mo. Good afternoon. Hi. Rosel, ano ba may paglilingkod ko sa'yo? Kamusta po, ma'am? Unang-una, Yorme, salamat po sa pagtulong sa mga batang Maynila sa pagpo-provide sa kanila ng mga laptop. Tablet para taas ang laptop sa teacher. Ayan, inaasikaso na ng DCS at maraming salamat po. May awan Diyos, sana nga maisa katuparan natin yung pangarap natin na yan para sa lahat ng estudyante, para yung mga magulang mabura yung pangamba na baka mahawa yung anak nila kapag nagkaroon na ng schooling o physical ito naman. May bagong pulisiya kasi ang DepEd, yung blended distance learning. Meron ka bang tanong? Opo, tanong ko lang, Darme, tungkol sa mga sa PWD. Okay. That's good. Nakapagbigay na po ba tayo nung sa parang ayuda ba yun, Darme, yung sa Wi-Fi? Okay. Rosel? Papa. Ang PWD ay isinama natin sa regular allowance under existing ordinance. At noong Enero, Pebrero, Marso, January, February, nakapagbigay tayo ng mga Paymaya card sa senior citizen, solo parent, students, and PWDs. Yung iba sa inyo, dala naong nagbibigay na tayo ng Paymaya card, biglang nagkaroon ng COVID. So, nahinto ang distribution ng card. Okay. Ngayon, during the lockdown, kung maalala ninyo, including PWD, pinabigyan natin ng konting ayuda on a particular period. Now, yung mga PWD na hindi pa naitatala sa mga manonood, ang payo ko po sa inyo, magpatala po kayo kasi merong benepisyong handog ang inyong pamalang lungsod para sa mga PWD at solo parent. Ngayon, kung ako sa inyo, pupunta kayo sa MDSW o Manila Department of Social Welfare dito sa atin. Kasi para malaman ninyo, mukhang natulongis din yung listahan ng mga PWDs at solo parent noong mga lumang panahon. Ngayon naglilinis tayo. Ngayon naman, ang garantiya natin, kahit huli ka na makatanggap ng card, once na nakatanggap ka na ng card, retroactive naman yung ayuda. Magiging retroactive. Pati sa senior citizen. Ngayon, ang ginagawa natin ngayon, madedelay ang PWD at saka solo parent ng issuance ng Paymaya card kasi inuubos natin yung nire-report ko araw-araw para sa senior citizen. Kaya ina-activate na kasi hindi rin naman ako, hindi ko rin naman magawa na pumunta kami sa barangay, ipatawag ang mga utaw. Bawalo yun. Pinagbabawal pa yun. Kaya ang tabayanan nyo lang. Pero ang katiyakan under existing law na ginawa pinasan ng panahon natin, meron silang benepisyo na matatanggap sa lungsod ng Maynila.
Salamat po, Yorme. O, mag-iingat kayo. Ha? Mag-iingat din po kayo. May awaan Diyos, ha? Please stay home and keep safe. Okay? Yes, Yorme. Salamat. Okay. God bless. O, next. Thank you. Oh, kita niyo yung mga concern ng tao. Sabi sa inyo eh, talagang ano lang ako dahil syempre kababayan natin yan. Nag-aalala rin sila, syempre. Oh. Wala well, si Vincent, di sumasagot. Okay lang yan. Aba! Lala! Iba nagawa sa inyo ng GCQ ah. O nawala siya, sa akin lang siya naririnig. Hello? Ayan. Hello? Ayan. How are you? Hi, good afternoon, Mayor Isko. Kamusta kayo doon sa ano, sa school ninyo? Nasa ano to eh? Mabuti naman po, Mayor. Ano nga ba yung school ninyo? Yung nirequest mo sa akin, malinis yung gilid? Ano yun? NTC? Yung National Teachers College NTC nga. Kamusta kayo doon? Okay naman po, Mayor. Anong tanong mo? Ako po, ang tanong ko, bilang pinuno ng Scholarships Office ng National Teachers College, ngayon po may kinakaharap kami na problema, hindi lang po ang aming eskwelahan, kundi yung mga iba pang pribadong eskwelahan sa lungsod ng Maynila. Tama. Dahil sa pandemyang ito, maraming estudyante ang nahihirapan ngayon sa kanilang pag-aaral. Ang aking tanong po ay, may plano po ba ang pamahalaang lungsod ng Maynila na matulungan yung mga estudyante na taga-lungsod ng Maynila, mabigyan ng financial assistance o scholarship? Okay. Under itong kausap ko si President Leyco at saka si President Leyco ng PLM at saka President Malutikia, ang gagawin nila ngayon, mag-appropriate pa sila ng X number of students, additional. Dahil sa, ang gusto nga natin, i-accommodate natin as much as possible, katulad sa kinder, elementary, high school, saka, anong tawag dito? Senior high, na yung mga dati nasa private, na ma-accommodate sa public. Same thing with the PLM and UDM. So far, yun ang ating programa na mabigyan ng pagkakataon pa rin yung mga magulang na yung kanilang anak hindi makabayad ngayon o mailipat sila sa ating institusyon. And second, of course, nanawagan tayo sa mga private school, although ang regulatory office nila is CHED, no? CHED. Na kung po pwede, kung pwedeng bawasan dahil wala namang physical na pag-aaral ngayon. Distant learning system tayo. So baka maraming matipid, kuryente, tubig, maintenance, and all other things, no? Mga laboratory, o baka naman mga diskwento nila. Ngayon kasi, kailangan talaga natin ngayon pagkakaunawaan. Ngayon, pag nakakita naman tayo ng tsape, bakit naman natin hindi pwedeng introduce na yung taga Maynila, hindi natin ano, ayoko ipangako ito ha, ako kasi ayoko ng false hope, no? I just wanted to be, bago natin announce, kailangan sigurado tayo. Kung meron naman kakayanan ng Maynila, pwede naman tayo mag-introduce ng isang ordinansa. Yung tawag natin dyan, pautang sa mag-aaral. May concept kasing ganyan sa Estados Unidos na ang Estado, pinauutang yung estudyante sa kolehiyo. Tapos, pagka siya graduate, nagtrabaho, babayaran naman niya. Parang study now, pay later. Pero gobyerno ang may tangan, hindi yung institusyon. We'll look into it, Jerome. Maraming salamat po, Mayor Isko. Walking kami sana. Yes, Mayor.
Stay healthy. You look salamat healthy. Salamat po, kayo din po. Ingat ka. Thank you, thank you. Okay po. Oh, si Jiro mo, eh, nag-volunteer sa atin yan. But he works in Manila. He is rallying our students to better good quality education in their institution. Thank you. Next. Meron pa kayo? Pero pa bang gusto magtanong? Please rate this. Ano to? Angie Catalan. Angie Catalan. Hi, sir. Hi, hello, Mayor. Hello. Hi. Mayor, first of all, maraming salamat sa lahat ng mga ayudang ibinigay nyo. Gusto ko yung paalam sa inyo na sobrang tuwang-tuwa ang daddy ko na stroke patient, lalong-laga dun sa insurer. Pati yung mami ko, sobrang salamat po. At salamat ako bilang magulang. At ako po bilang magulang, natutuwa po ako sa programa ninyo sa mga kabataan natin na makasabay sa programa challenges ng DepEd, yes, dun sa personal learning. Yeah. Maraming salamat may awan po. Diyos, may awan so, ang tanong Diyos ko na lang, opo, ang tanong ko po, Mayor, is, ngayon po kasi di ba lahat tayo survival mode. Yes. So, yes. Marami po ngayon ang online business at saka sumusubok na magbenta sa internet. Kaso may bago pumapanukala ngayon na irehistro na po lahat ng mga ng mga online business at papatawan na po ng buwis. Mm-hmm. Ano hong may tutulong ng lungsod ng Maynila? Kasi po marami po sa kababayan po natin sa Manila na hindi naman po marunong sa accounting, hirap po mag-register at lahat po. Okay. That's a good question, ha? Oh, kasi ngayon ginagamit ng mga utaw abilidad, no? Yung may trabaho siya pero dahil tinamaan siya ng 4 na buwan na no work no pay, nagka-catch up siya with other expenses by engaging into some other business using and utilizing their skills, which is good entrepreneurship mind, no? Kung ako ang tatanungin ninyo, baka kasi biglang lumago yung negosyo ninyo. No, baka biglang lumago, maging successful kayo, Angie. Katulad dito, tingnan ninyo ito. Ito, simple-simple. Ito, mga bata lang may gawa nito. Ayan, itong more than just a design. No? Kung ako ang tatanungin ninyo sa mga nag-o-online business, magparehistro kayo sa Manila. Opo, unang-una, proteksyon ninyo bilang negosyante at kahit papaano masasabi ninyo na kayo ay magiging taxpayer. Bre mo, may problema ka dati, oh. Tapos nakaisip ka ng idea, bigla kang kumita, tapos bigla ka pa nakatulong sa pamahalaan, no? And very receptive naman ang ating city government. In fact, Angie, meron tayo kanina present. Online din ang registration ng business. At saka mura. Murang-mura lang, oh. Sa totoo lamang. Murang-mura. Legitimate ka na, mura pa, tapos saka online pa ang rehistro sa Manila. Yun yung tanong ni Angie, ano matutulong natin? Yan. By utilizing technology also, we're trying to make for any individuals to register a business via online, no? Second, mas kampante ang taong bayan na mamili sa isang online site, whether social media site, kapag siya ay nakarehistro. So may consumer protection. So pag mataas ang credibility mo as online seller, mas maraming bibili sa iyo. So yung konti mong puhunan na ibinayad mo pa sa gobyerno as what we call regulatory fees, it gives you certain credibility na mapapapanatag ang mga future client mo na ikaw, online business ka nga, work from home, or extra job, or extra income, pero legitimate naman ang dating ng negosyo mo dahil ikay nakarehistro.
sa ating pamahalang lungsod o sa amang lungsod. Kaya kung ako tatanungin nyo, hindi po mahirap magparehistro ng negosyo sa Maynila. Madali lang po, pwede kayong tulungan. Gusto nyo po makipag-ugnayan kayo sa ating Business Processing and Licensing Office, Director Levy Pacundo. Very ano po yan, very receptive po sila dyan. Masinihikayat namin kayo maging entrepreneur. And I love you by doing so. I've been seeing a lot of things and online, live. In fact, ako pa mismo minsan nag-share. Pag unique yung idea, sinishare ko. Just one way of supporting our constituency, no? But it would be better or much better kung kayo'y magpaparehistro. Maliit lang po yan. Maniwala kayo. Eh, baka mamaya, wala pa yan 3,000, 5,000. Depende kasi sa capitalization na ilalagay ninyo. Eh kung online ka naman, di mo naman kailangan na malaking capitalization, tas legitimate ka pa, pag pinost mo yun sa iyong website or social media page, o papanatag ang tao o na ay rehistrado itong online seller na to. Yun po, ha? Welcome na welcome kayo. Saka may online din naman tayo na rehistro. Okay? Next, Flordelisa Omega. Flordelisa. Ha? Birthday, Charlie. Hindi, si Charlie yun. Birthday ho ng aming director. Si Director Charlie Dungo. Aming department head. Ng Department of Tourism and Cultural Affairs ng City of Manila. Happy birthday, Charlie! Hi! Hello? Hi! Ano pangalan mo? Wait lang, Mayor! Ganda ng TV mo, ha? Gabana po. So, hi, Mayor. Thank you po pa sa ano? Don't worry. Mayor, thank you po dun sa pinadala niyo po parang po sa mama ko, sa mga senior po. Ang laki po ng tulong sa amin nun. Salamat sa Diyos. Yung tanong ko po, Mayor. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos. Mayor, tanong ko lang po, ano yung thoughts niyo about sa academic fees? Tsaka po, para po sa mga college, mabibigyan din po ba kami ng mga tablets sa laptop para po sa mga walang-wala? Alam mo, good question. Yung unang naihanda ng inyong school board ay para sa mga elementarya, high school at senior high. Umaabot yun, pati teacher na 11,000 na laptop, inahanda na nila, umabot yun na 900 million mahigit, no? Yung inahanda nila for August 24. Ngayon, kami naghahanap naman ng pondo. I've been talking to your president, President Leyco sa PLM at saka sa UDM, kay President Malu, kung paano namin maiibsan yung mga batang walang tablet sa kolehiyo. Pero ito po pinag-uusapan natin sa public, ha. Ito yung aming PLM, yung aming UDM. Ang PUP po, public school din po yan. Sa ano nga lang sila, sa national government. Ngayon, nag-uusap kami kung paano makakatulong ang pamahalang lungsod ng Maynila para naman sa mga kolehiyo na nag-aaral sa UDM at PLM. Hopefully, in the coming weeks, makagawa tayo ng paraan, makahanap tayo ng pamamaraan. Kasi doon sa school board, innovation lang ginawa naman namin doon. Nagtanggal kami ng ibang proyekto na budget ng school board na pwede naman gamitin for blended distant learning.
So, may awa ang Diyos, Flor Delisa. Oh, eh, dasal-dasal lang pag may time. Sana makarami sa'yo. We'll do our best. Ayoko mangako, pero we'll do our best. We'll see. Mag-iingat ka. Taga saan ka? Hi po kila Nico dyan. Ah, kila Nico. Oh, Nico. May fans ka. Sige, ingat ka. Opo, thank you. Thank you. Oh, sige, tanggap pa tayo. Wala na po. Wala na tatao. Okay, that's good. Thank you very much. Okay, mga kababayan. At least about 5 or 6 general question. And I hope some of the question is your question also. And we will try to do it better. So please cooperate during the time wherein nais ko kayong gusto makausap. O para yung mga yung ganun tanong, mahalagang tanong yun ha, yung kanina, talagang concern ng utaw yun eh. O, at least dito nyo na mismo naririnig sa bibig ng inyong alkalde o, kung ano ang polisiya at ano ang pwedeng gawin at anong hindi pa kaya. So, I will try to answer as many as possible to the best of my ability and little knowledge of understanding your situation or the situation or issues being raised or na lumalagbas o muusbong sa ating lipunan o pamayanan, no? So thank you sa mga nag-participate. Okay, ha? Next Friday ulit, ha? Itanong mo kay Yorme, dapat may sounds.